Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Oh, I'm in Colorado and I'm not in some hotel. Living out this life I chose and come to know so well. Ang tawag mo eh, Presidente Digong nyo, kami lang ba may Presidente? Bobo kasi mga DDS, ay, hindi kasama dun sa sindikato, eh bawal kang tumawag ng Presidente natin. Yun ang totoo. Tandaan nyo ha, ang pinaka-importante ngayon sa kanila, Sara Duterte, na ito talaga yung isosoga nila sa susunod na eleksyon. Sinakop niya yung mga teritoryo natin eh. Kaya pag sinandok ang pondo ng Pilipinas, 50% nun pumapasok sa gobyerno ng China. Para matakot silang questioning ka, pinaparatangan mong komunista. Hindi mo kasi sinusunod, pinakikinggan. Kami ang tunay na nagmamalasakit sa'yo sapagkat mahal namin ang bansa natin. Sino na lang sa pandemic? Magkanong pondo nila andyan? Nasaan lahat yung inutang? Bakit hindi nakadeklara kung saan ginamit? Kasi sino ba nagpapagulo? Hindi naman ang tao eh. Ang mga politiko. Magkapareho lang kayo ni Alan Caldero Cayetano. Ang ipinangangas mo pagdating nung panahon na yon, China. Kaya mo ginawa na ikumpormiso ang kaligtasan, seguridad, kapakanan, interes ng bansa at ng mamamayan. Magandang umaga! Congratulations! Tagahanga mo kami, hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo. Pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda, kakong tinamukha ko yung si Percy Gago. Magaling talaga. Pero talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations! Babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up! Pinagagalak naming makasama rito si Ka-Percy Lapid ng Lapid Fire. Sana naman ay makabalik uli si Ka-Percy dito. Asahan namin yan. Mabuhay po kayo. Ako po si Emma Barba, matagal na po kami rito. May 30 years na po katrabaho. Mabuti po kayo, kararating nyo lang, pinahalagahan nyo kami mga Pilipino dito. Pasalamat na lang ako kahit papano may isang taong naninindigan para sa kalayaan ng ating bayan. Walang iba kundi si Ka-Percy. Maraming salamat sa iyo, Ka-Percy Lapid. Tuloy lang po ang aming kikibaka, meron pa kaming konting pag-asa sa buhay, lalo na alaman namin na pupunta kayo dito. Radio broadcaster Percival Mabasa or Percy Lapid was shot dead in Las Piñas City. Mabasa was gunned down at around 8:30 p.m. on Monday night, October 3, along Arya Street, Barangay Talondos. The police says Mabasa was shot dead by unidentified motorcycle riding assailants. Witnesses say the radio broadcaster was inside his vehicle when he was killed. Mabasa's family condemns the killing. I thank you for the kindness in the times when you get tough. Papa, I don't think I said I love you near enough. The leader of the band is tired and his eyes are growing old, but his blood runs through my instrument and the song is in my soul. Kapag kinitil mo yung broadcaster, kinitil mo na rin yung livelihood ng kanyang pamilya. Dahil yan ang nagpapakain dito sa kanyang pamilya. Magandang araw po sa inyong lahat. Una sa lahat, nakikiisa po ako sa pamilya Mabasa sa paggunita ng pagkamatay ng kanilang kaanak. As we mark the second death anniversary of Percy Lapid, we remember the remarkable journalist he was
and the values he fiercely championed: truth, integrity, and justice. His voice, silenced too soon, continues to echo in our hearts and minds, reminding us of the battle that still lies ahead. Today, we honor Percy, not just with our memories, but with a renewed commitment to seek justice for his killing. The alleged mastermind behind this heinous act, former Bucor Director General Gerard Bantag, remains at large, serving as a painful reminder of the elusive justice that so many continue to suffer. I understand all too well the cost of speaking out against the powers that be and the risks involved in standing up for what is right. Percy's death is a stark reminder of the dangers faced by those who dare to challenge the status quo. But it is also a call to action. The landscape for justice is shifting, and we must seize this opportunity to amplify our voices and demand accountability. There is a growing awareness among the public, and more people are standing in solidarity against oppression. We must harness this momentum to ensure that our demands are not only heard, but acted upon. Our struggle encompasses all those whose voices have been silenced and those still fighting for their rights in a world often indifferent to their plight. We must stand firm in our resolve to seek justice, not only for Percy, but for all who yearn for truth and freedom. Percy dedicated 35 years of his life to fighting corruption and championing the truth. We will carry forward his legacy, committing ourselves to a lifetime of continuing the work he started. The fight goes on, and we will not rest until justice is served. As they say, quote, "They tried to bury us. They didn't know that we were seeds. Now we are rising together to be as mighty as a tree." End of quote. Maraming salamat po sa inyong lahat. Araw na ito, October 3, 2024, ay ang ikalawang anibersary ng pagpaslang sa matapang at kinikilalang media practitioner, social media commentator at anchor person na si Percy Lapid, Percy Mabasa. 2 years ago, walang awa siyang pinaslang. Ngayon, may mga kasong naisampa, subalit ang mga salarin ni Gerald Bantag, dating Bucor Chief, ay hindi pa nahuhuli at nagtatago. And I'm hopeful that itong kaso ng pagpatay kay Percy Lapid, kay Percy Mabasa, ay susunod na rin ang pag-aamin ng mga testigo kung sino ang tunay na nasa likod nito. We are all hopeful and we are urging the PNP, seek the truth and double its efforts in arresting one of the principal accused na si Gerald Bantag. Ang tanong lang dyan saan siya kumuha ng lakas ng loob na gawin itong karumal-dumal na pagpatay? Saan siya kumuha ng lakas ng loob upang atakihin ang Secretary of Justice na si Secretary Remulla? We are hopeful that justice rather will finally be served, that the truth will finally surface. And to the Mabasa family, narito lang tayo at handang sumuporta kung anuman ang maaring gawin para makamtan ang hustisya sa pagpatay kay Percy.
Magandang araw sa kanilang lahat at maraming maraming salamat. Magandang araw po sa lahat. Exactly 2 years ago, Ka Percy paid the ultimate price for speaking truth to power. On this anniversary of his passing, we reflect on the impact of that day and the profound loss we continue to feel. Muli, at patuloy po akong nakikiisa sa pagdadalamhati ng buong pamilya Mabasa at lahat ng naulila ni Ka Percy. He was more than just a victim. He was a friend, a family member, and a beloved member of our community. Pero imbes na kurot sa ating puso, may we also remember the moments shared, the smiles exchanged, and the love that continues to bind us to him, even in his absence. Even now, we are left questioning how such tragedies can occur and what we can do to prevent them in the future. Bagamat may nasentensyahan na, ay hindi pa tapos ang ating laban upang matukoy ang mastermind ng karumal-dumal na pagpatay sa kanya. Tuloy ang paghahanap natin ng hustisya. The act of taking Ka Percy's life was not only a tragedy for his loved ones, but an attack on the very principles of democracy that we hold dear. Kaya tahasan ko pong kinokondena ang anumang uri ng karahasan laban sa ating mga mamamahayag. So, in Ka Percy's memory, let us strive to create an environment in which dissenting voices are heard, where inquiries are welcomed, and where transparency is a pillar of hope. Let us also take this moment to support one another. In our grief, we must remember that we are not alone. Narito pa rin po ako para sa inyo. And in our grief, let us also recommit ourselves to the ideals he championed. Finding the truth should never be met with fear. Sa bawat miyembro ng pamilya Mabasa, dalangin ko lagi ang inyong kaligtasan. Hanga po ako sa inyong katapangan sa pagpupursige ng katarungan para sa mahal nating si Ka Percy. And to the rest of us, may we heal, unite, and foster a future built on understanding and respect for all. Maraming salamat po. Magandang gabi, Rodrigo Duterte! Ayan to ay isa ang lahi